Nakatakda ang Western Australia na maging kauna-unahang estado sa bansa na maglalagay ng cap o limit sa bilang ng baril na maaaring ariin ng isang mamamayan sa ilalim ng mas mahigpit na gun laws. Ayon sa isinusulong na batas ni Western Australia State Premier Roger Cook, magkakaroon ng mas mahigpit na licensing at storage requirements sa pagmamayari ng baril sa estado. Kailangan ding sumailalim sa compulsory training at health checks ang mga may baril, gayon din ang mandatory disqualifying offenses. Layunin din ng batas na gawing moderno ang gun licensing sa Western Australia habang mas binigyang halaga ang kaligtasan ng publiko kaysa ang karapatang magmay-ari ng baril. Pahayag pa ni Mr. Cook, dumaan sa consultation process ang batas. Kabilang sa hindi maapektuhan ng mga pagbabago ang farm owners na gamit ang baril sa bukid, club members na lumalahok sa sports at recreational hunters na umaayuda sa land owners laban sa mga peste. Sa mga hindi papasa upang makapagmay-ari ng baril, naglaan ang state government ng 64.3 million Australian dollars o 2.36 billion pesos para sa isang firearms buyback scheme na nagsimula na noong Miyerkules, February 21. Tatagal ang programa ng 6 na buwan o hanggang maubos ang pondo. Naniniwala ang Alana and Madeline Foundation, isang charity organization na naglalayong maging ligtas ang mga bata mula sa karahasan na makatutulong ang mga bagong batas sa kaligtasan ng publiko mula sa gun violence. Mapabababa rin ito ang akses ng mga kriminal sa mga nakamamatay na armas, bagamat marami pa rin pagbabago ang kinakailangan. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon!